with the indulgence of my fellow senators, tatawagin ko na po bilang pangunahing testigo ang nasa harap po natin. Napakahalaga po ng kanyang testimonya, sensitibo, at sana po ang ating mga security ngayon ay maging alerto. Pwede ko tayong tumayo muna para for the swearing. Committee Secretary, please. Pakitaas po ang kanang kamay. Kayo po ba ay taimtim na manunumpa sasabihin ang katotohanan, buong katotohanan at pawang katotohanan naman sa paglinig na ito? Totoo. Pwede na po kayong umupo. Ang pakiusap po namin sa inyo ay pakinggan ng mabuti kung may tanong po ang chair. Pero bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na isalaysay ng mabuti at ng klaro ang mga gusto niyo pong isalaysay sa amin ngayon. Dapat to klaro at narinig niyo naman yung pagsumpa ninyo na dapat yung katotohanan lamang, ang buong katotohanan at pawang mga katotohanan lamang po base sa kaalaman niyo. Malinaw ho ba yun? Opo, ma'am. So, pwede ho bang magpakilala muna kayo? Ako si Edgar Matubato, nakatira sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Edgar Matubato. Matubato po, ma'am. Ilang taon na po kayo ngayon? Natawa ako June 11, 1959. Ang edad ko ngayon, 57. Bakit po nandito kayo? Gusto kong mabigyan ng katarungan yung nagawa ko, yung nagawa kong mga kasalanan nang pumatay ako ng mga tao, matagal na din, para mabigyan lang lahat yung namatay ng mga inosente para sa taong bayan, para malaman ng taong bayan ang ginawa namin sa Davao City. Noong 1982, pumasok ako ng kapgo ng Scout Ranger sa Kalinan. Sandali lang po, magte-testify na po kayo, magte-testigo na po kayo, ikukwento nyo na po ang kaalaman nyo. At itatanong ko lang po na yung mga pwedeng sasabihin nyo ngayon ay pwedeng gamitin laban sa inyo. At pwede ho kayong magpa-assist ng isang abogado. Kailangan nyo ho ba ng abogado? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay. Can we ask yung, where is the lawyer from the CHR? And from, is Attorney Fernandez here? Okay. Attorney, so from the CHR. Parliamentary inquiry, Madam Chair. Yes. Can a government lawyer act as counsel to a private witness? That's a parliamentary inquiry, Madam Chair. Senator Frank Dillon, please. My view, Madam Chair, is that the witness can be assisted by a CHR as he is not an accused. The rule that government lawyers may not appear in defense of a person who is a government employee is in cases where the employee is charged with violation of the law, as in the anti-graft or similar cases. In this particular case, Mr. Matubato is a resource person in a parliament, in a legislative inquiry, and I see no prohibition under our present rules. That's our submission, Madam Chair. I subscribe to that view. We also note also the comment of Senator Lacson.
So we now proceed. So, ano po ba yung sinasabi niyo kanina? Yung ano po, yung sino ho ba kayo? Ano ho ba kayo? Ako si Edgar Matubato, ma'am. Natao din sa Tamayong Kalinan, Davao City. Pinanganak ako ng 1959, June 11. Yung edad ko, 57. Noong 1982, pumasok ako ng kapgo ng Scout Ranger sa batalyon ng Scout Ranger. So, sige po. Matagal din ako naging kapgo sa Scout Ranger. At saka pagka 1988, umpisang pag-mayor ni Mayor Duterte, kinuha ako sa batalyon dahil maganda naman yung performance ko sa kapgo. Tapos pagkuha niya, dinala ako sa Davao City at nagtatag kami ng group. Nagtatag siya ng grupo ng Lambada Boys, kung Liquidation Squad. Ang Lambada pinatag- Boys po yung pangalan? Oo, Lambada Boys. Pito katao lang, one team. Ang team leader namin is Master Sergeant, si Lodi Pagidopon. Ako, si Edgar Matubato, si Romel Capitanya, si Buboy Maldito, si Jojo Bosa, at saka si Insiktan, yung pito lang katao. So pito po kayo dun sa sinasabing Lambada Boys? Oo. Ang trabaho namin, ma'am, ay pumapatay ng mga kriminal. Katulad ng drug pusher, rapist, snatcher. Ganyan ang pinapatay namin, araw-araw ang pinapatay namin. Okay, so yung Lambada Boys, ganun po ang ginagawa? Oo, ma'am. Hanggang punto nga umabot kami sa 1993, dumami na kami. Kasama na namin ang mga rebel returnees, police. Rebel returnees. Rebel returnees at saka police. Nagkuha na kami, yung mga opisyal na namin. 1993, binumba ang katedral ng Davao City, yung simbahan. Umorder naman si Mayor Duterte nga masakirin yung mga mosque ng mga Muslim. Yung Muslim? Yung mga masakirin ng Muslim? Yung mga mosque, ma'am, inasakir namin. Hinati kami ng tatlo. Ang team leader namin ay si Major Asindista, El Deponso Asindista, ang team leader pa namin noon. Tapos, ako naman ang tumapon ng granada sa Bangkeruhan Mosque. Yung sa Maakwari, ang si Arthur Las Cañas naman ang bumanat doon sa mosque naman. So, meron kayong binomba na mosque? Oo, ma'am. Inutos ka mo ni Mayor Duterte? Oh, pag sinabi niyo pong Mayor Duterte, yung dati hong mayor, mayor ng Davao. Umakyat siya sa opisina namin, kinausap si Major Asindista na masakirin yung mga mosque. So, mosque, Muslim. Mosque, ma'am, yung mga Muslim. Mosque po, lugar yun. Simbahan, ma'am, simbahan. Simbahan. Meron ho bang namatay dyan sa pagbomba niyo ng mosque na yan? Nagka-timing lang, ma'am, walang tao, walang simba. Walang simba. So, walang naging casualty? Walang naging casualty, ma'am. Sino ka mo nag-utos? Si Mayor Duterte, ma'am. Paano mo alam na siya ang nag-utos? Nang doon man ako sa opisina, palagi man akong dikit sa mga opisyal, ma'am. Alam niyo po ba kung bakit pinabomba yon? Kasi parang gumaganti siya nga, binumbahan na ang katedral. Ang katedral. Para naman kami pong terrorist, ma'am. Kasi wala na, hindi naman kasali yung ibubumbahin namin yung mga mosque, ma'am. 1993 ka mo yun? 1993, ma'am. Yun ho ba nung 1993, Lambada Boys pa rin ho ba kayo nun? Napito lang po kayo o yung sinasabi nyo na sa katagalan ay dumami na po kayo? Opo, ma'am. 1993, dumami na po kayo? Dumami po kami, ma'am. At nang sinabi mong dumami yung mga kasamahan nyo, yung unang Lambada Boys din ho ba ang tawag pa rin? Hindi na, ma'am. Hindi naman Lambada Boys, ma'am. Pero tatapusin ko muna, ma'am, pagkatapos ng bumumba kami sa sa simbahan ng Muslim, naglipas ang mga araw, umutos siya nga, yung mga suspek na Muslim, hulihin nyo, patayin nyo.
So, ang kuan naman namin, ma'am, inaabangan namin yung mga Muslim doon. Pinagdudukot namin, pinagpapatay namin, linilibing namin sa mga akwari. Kung may-ari ni Bin Laod, Speaker Bin Laod, ang may-ari ng lupa. Yan talaga ang libingan namin, ma'am, ng mga tao nga nidudukot namin. Okay, so sinasabi mong yung Laod property? Laod property, yan ma'am. Yan ba yung Laod Quarry na may mga linilibingan? So sinasabi mo marami kayong pinatay? Opo, ma'am. Opo, pwede ho bang pakibahagi sa amin yung mga natatandaan niyo po na mga pagpatay? Na kayo mismo nakakaalam, kayo mismo nandoon, kayo mismo nag-participate. Ano ho bang mga insidente na ito? Kung pwede nyo pong maalala yung taon, pakisabi po. Kung pwede nyo pong maalala yung mga pangalan ng mga pinatay nyo, pakisabi rin po. Pakikwento po sa amin ng malinaw. Opo, ma'am. Yung 2002, kinidnap namin si Sally Macdum sa Island Garden City of Samal. Sally Macdum? Sally Macdum, ma'am, 2002. Muslim ho ba yan? International pariner si Sally Macdum, ma'am. Pinaghinalaan nga terrorist. Pinaghinalaan na terrorist. Oo, okay. Oo. So ano po nangyari? Dinala namin, nandito man si Sir De La Rosa, paok chief pa siya sa Davao. Dinala namin doon sa aming opisina kasi nakaka-attach man kami sa paok noon. Dinala namin si Sally Macdum, si Arthur Las Cañas. Sino po si Arthur Las Cañas? SPO4, ma'am, police, ma'am. Si sino po yan? Kasama ho ba yan ng Lambada Boys? Kasama ng... Siya ang aming team leader na sa whole team leader ngayon, ma'am, sa DDS kung Davao Death Squad. Si Arthur Las Cañas, ma'am. So, ang sinasabi mo, nag-umpisa kayo as Lambada Boys. Opo, tapos ma'am. Naging Davao Death Squad kayo. Opo, ma'am. Opo. DDS. Opo, ma'am. At yung pinaka-team leader nyo, si Arthur Las Cañas, ma'am. Arthur Las Cañas. So, paki-continue po yung kwento nyo tungkol kay Macdum. So, dinala namin, ma'am. Tapos, pinatay namin, chinapsap namin doon sa mga akwari, linibing namin sa mga akwari. Sa kwan. Saan nyo po siya kinuha? Sa Island Garden City of Samal, sa itaas ng palingki, ma'am. Doon namin hinuli, doon namin dinukot, ma'am. Tapos dinala namin ng opisina ng PAHOC tip, ma'am. Doon. Ilan kayong dumukot sa kanya sa Island City of Samal? Anim kami, ma'am. Si dating ngayon, Colonel Kapote, si Arthur Las Cañas, si Bobong Aquino, si Bimbinido Purog, Purog, ma'am, Purog. At saka si Ubalis, SPO2 Ubalis, ma'am. Dinala ninyo sa opisina ng PAOC TF? Opo, ma'am. Opo, at ma'am. Sino po yung pinuno ng PAOC TF noon? Si Sir De La Rosa po, ma'am, sa PAOC po. Kilala niyo ho ba? Si... kilala ko si Sir. Si... kilala ko si Sir De La Rosa. Dinala niyo ho doon? Oo, dinala namin doon. Tapos? Tapos, ang nag-usap sila ni Arthur na... ibiyahe na. So, dinala na namin sa mga akwari doon na pinatay si Sally Macdum. Paano nyo po pinatay si Sally Macdum? Binigti muna, ma'am. Pagkatapos, pinutol-putol ang katawan, hiniwahiwa, ma'am, namin doon. Pinutol-putol ang katawan? Oo, ma'am. Oo, ma'am. At saan nyo dinala? Sa mga akwari po. Mga akwari, ma'am. Yung mga akwari, ang may-ari noon, sino po? Si Bin Laod, ma'am. SPO4 Bin Laod. Binbinido Laod, ma'am. So doon nyo dinadala? O, doon namin yung mga dinadala. Ibang pinapatay ninyo? Oo, ma'am. Opo, ma'am. At chinachap-chap ka mo? Oo, ma'am. Kaya bakit hindi, kailangan i-chap-chap? Hindi man pumapayag ang opisyal, ma'am. Ordinaryo lang ang pagkamatay ng tao. Kasi parang mga sadista naman, ma'am. Parang mga sadista. Kailangan nga putol-putulin yung katawan. Kinukuhaan muna ng damit. Tapos sinusunog, katapos chinatsap-tsap na. Ganun ho ba ginawa kay Sally Macdum o nagdi-describe lang kayo nung parang, yun ang parang pinaka-general na ginagawa nyo? Kasi sabi nyo nga, ang dami yung mga pinapatay. Opo, ma'am. Ano po, yung sagot na opo nyo, yun, ganun ho ba yung ginawa nyo kay Sally Macdum? Opo, ma'am. Okay.